Hello guys, welcome back to my vlog. So for today's video ay meron naman tayong bagong content na ginawa na natin before. Meron tayong guest. Kung naalala nyo, naging guest natin si Chichi, tapos si Rizia. So ngayon mga lalaki naman or mga boys naman ang ating guest. So hindi ko na patatagalin. Let's welcome. Kung kilala nyo sila, andito na sila. Makupo lang kayo. Ayan. Mga fresh na fresh. Kailala ko muna na Hawaii. Ako po si Jason Ivan Digusman, 20-year-old from Balibag, Bulacan. And black. Ako po si Charles Dominic Digusman from Bustos, Bulacan. Magka-20 na po sa November. Okay, so halatang-halata naman sa mga itsura nila na magka-mag-anak sila kasing gwapo sila, di ba? Okay, so yung mga ganyan kagwapo, syempre mga ano yan, mga suki sa pageant. Ang pinaka-recent kong nakilala, napanood yung live si Charles. Ayan, napanood ko yung laban niya. Pero si Ivan, nakikita ko lang siya dati sa picture. So Ivan, pakikwento mo na yung mga achievements mo sa larangan ng pageant. Like ano yung mga nakuha mo, or mga best pageant mo na nasabihan. Nung bata po ako, 17-year-old, sumali po ako sa mga barangayan lang. Okay. Then, sumunod po, sumali na po ako. Lumabas na po ako sa Bulacan, which is nag-Manila na po ako, Tarlac, and basta sa labas po ng Bulacan. At nakasali po ako ng Mr. Teen Quiz and Mr. Philippines Cute Ambassador. And wow. Actually po recently, last 2019, lumabas po ako sa Mr. Q&A sa Showtime. Ano talaga? Kung sa laban mo doon? Medyo palpak po eh, kasi... Potato fries. Kasi... Potato fries. Kasi yung pagpindot ko po ng buzzer, nung una po alam po yung sagot. Then, hindi po, parang hindi po sa akin binigay yung oras. So, binigay po dun sa kalaban ko. And then, nung ako naman po yung unang nakapindot ng buzzer, yun po talaga yung hindi ko talaga alam yung sagot. Which is, kinakuhan din po ako that time. And yun po, tas sumali din po ako sa Itbulaga, dun po sa segment na boom. Yun. And syempre po lang po ako dahil medyo lumaki po yung pihak ko, dahil nakasabi ko yung bump ko. And yun. Nag-Itbulaga ka din, di ba? Apo. Ano yung sinali yung nag-Itbulaga? Sa akin naman po, ano, sa Rush for Win, yung segment po na yun is pilot episode po kami nun. Oo nga kayo, yung ano, yung naka... May sot-sot po ang rappers, sumudulan. Makakit po kami sa Agdan, tapos kinina po namin maabot yung flag. Nanalo ka dun, di ba? Ako. Second. Anong kaunan na? Classes. Yung ano? Pageant. Okay, paano ka nagsimula sa pageant? Sa pageant naman po, ganda po yan. Nung umuwi po ako dito last 2016, galing po akong Ireland. Dito po ako nag-aral sa Kolehiyo de Santo Niño de Bustos. Tapos, sabi po ng teacher ko sa akin na isasali daw po ako ng Mr. Bulprisa. So, hindi ko po alam yun. Wala po akong idea about dun. And, ayun po. Sabi nila sa akin, pageant daw po yun. Tapos, nung una, ayoko po talaga. Tapos, pinilit lang po ako ng principal namin and kinausap rin po ako ni Mami. Tapos, ayun po. Sa, ano po, sa kabagyan po ng Diyos, pinagpala po tayo. Nanalo po tayo ng Mr. Bulprisa 2016 sa district po. Siya Mr. Bulprisa 2016 provincial meet po. Tapos sumali din po ako sa Bulacan Teen Model Search. Sama ko din po si Ivan doon. Kalaban kayo? Opo. Pero sa inyong dalawa? Siya. Ang nangyari po kasi doon ang nanalo po ko doon ng Bulacan Teen Model Search Ultimate Male Model. Ikaw yun? Nga po. Tapos eto po yung recently lang naman Ginoo at Binibining Bustos 2020. And nanalo po tayo ng Ginoong Turismo. Ikaw din man, ang Ginoong Turismo ka din. Yes po, ako po yung Ginoong Baliwag Turismo. Last 2018. Tapos ikaw, 2020 po. Nakalaban ka sa next level. May next level pa ba yun after nung nanalo ko sa Baliwag? Hindi po. Magtiting Bulacan po dapat ako. Kaso, dahil po nag-pandemic, hindi na. Bukod sa Gwapo, how about your school? Ikaw, Charles, anong naaral mo ngayon? Ano po ako ngayon? Incoming second year college po. Bachelor of Science in Civil Engineering sa Balay University. Wow. Ikaw?
And syempre po, nakakalungkot that time kasi po nag-stop po ako ng schooling ko ngayon dahil po self-financial na po ako and kailangan ko pong mag-racket-racket. And yun po, hindi ko po kayang pagsabayin yung studies ko tsaka po sa pagpapadyan ko or sa pag-racket ko. Kasi po, minsan, imagine nyo po, napupuyat po ako tapos ang pasok po sa school fee, 8,000. May balak ba kayo mag-artista someday, Charles? Actually po, nag-edition po ako sa Star Hunt. Sumali po ako ng BBB. Mm-hmm. Tapos, nakarating po ako na, pinabalik po ako doon ng 3 beses po. Una po dito sa San Jose del Monte. Okay. Sumunod po sa PBB House. Tapos, pangatlo po sa mismong studio na po. Sa Star Hunt Auditions. Mahirap siguro. Sa San Jose lang po. Mahirap siguro. Ang hirap po. Ikaw, Ivan. May para ka ba mag-artista? Oo po. Actually po, yun po talaga yung sobrang dreams ko sa life ko. Para po matulungan ko sila, Mami. Yes. And syempre po, kung pagbubuksan po ako ng pinto ng isang network, syempre po, wala na po ABS eh. Syempre po, ano, grab ko po yung opportunity na yun. Kasi mahirap po talaga maging isang ganap na artist dahil po syempre, dadaan ka pa po sa maraming audition. Yun po. Shoutout sa mga scout talent dyan, available po sila. Yeah. Okay, since gwapo kayo, syempre hindi mawawala ang self-care. So, dapat iba yung naalagaan natin yung sarili natin. Ikaw, Ivan, paano mo na-maintain yung ganyang pagiging fit sa gwapo? Magkaiba kasi kayo na ano eh, isang moreno, isang maputi. Pero parang gwapo. Sige, Ivan, ikaw muna. Pinangalagaan po yung sarili ko sa, syempre po, yung matulog ng maaga. Hindi umaga, maaga. And syempre po kakain po sa tamang oras tapos yun po pananalig lang sa Diyos. Pagdasal lang. Ang galing nila. Pag kami kahit pagdasal lang magdasal. Mga si Moreno. Ayun po. Ginagawa ko po madalas bago ako matulog mag-iilamos ako ng tubig tapos ang beauty derm. Yun, syempre ang beauty derm. Nasaan ba beauty derm natin dyan? Sige, sa commercial. Ayan po, lagi po kayong gagamit. No, beauty derm. De, ano po. Matutulog, tama nga po sinabi ni Ivan, matutulog po ng maaga. Tapos, lagi po kayong lilinis ng katawan, lagi mong lilinis ng mukha. Magkaroon po kayo ng proper hygiene sa katawan. Kasi, ano, bilang lalaki, syempre, kailangan din po natin maging presentable sa ibang mga tao. So since gwapo kayo, meron mga isang question sa inyo. Parang pageant yan. Pag narinig mo yung salitang gwapo, paki-define to. Yan, number one. Candidate number one, Ivan. Define gwapo. Para po sa akin, sa panahon ngayon, masyado na po tayong nahuhumaling o masyado na po tayong bumibig sa itsura ng isang tao. Masyado na po tayong tumitingin sa panlabas na kaanyuan, ngunit minsan hindi na po natin nakikita ang kabusilakan ng puso ng isang tao. Marami akong kilala, ngunit hindi na lamang po ako magsasalita o magbabanggit ng pangalan. Meron akong kaibigan na hindi man po pinagpala sa panlabas na kanyuan, ngunit pinagpala po siya sa kaloob. Dahil paano ho? Si Ho ay isang tao na kung saan ang kabataan ito ay mas pinili niya ho na mapabuti ang kanyang mga kaibigan kahit po minsan ikapapahamak. So that's why naniniwala po ako na bilang isang pogi, hindi lamang po dapat sa panlabas ng kanyuan, kundi dapat meron din po tayong kabusilakan ng puso. Lana. Lana. Sinabi niya din. Last team mo sa. So ayun, define gwapo sabi ni Sir Alvin. Para sa akin, ang pagiging isang gwapo ay pagiging isang role model na kung saan ikaw yung tinitingnan ng kapwa mo kabataan. Na pagiging yun nga, isang role model sa kapwa kabataan mo gumagawa ng mabuti. Kasi hindi lang naman sa panlabas na inyo ang pagiging gwapo yun. Nasa loob yan. Tsaka laging natin syempre itatandaan. We're the crowd in your heart and not in your head. Wow. So, ayun. Pangalan talaga. Pangalan talaga yung mga
Ayan, since mga millennial kayo, pwede kayo mag-vlog ng inyong mga social media. Kung ano-ano man yun, Ivan, pa-follow mo, pa-subscribe. Ano po ako sa may sa Facebook account ko, Jason Ivan De Guzman, which is at po. Yeah. And syempre po yung makikita nyo po na ako, siguro yung kung ako talaga to, yung may followers po siguro. And dun po sa IG ko, ang pangalan ko po ay Jason Ivan. Jason and po. Yun lang. And sa Twitter ko, huwag na kayong mag-follow kasi puro kontraman. Sa akin po, ipa-plug na lang ni Sir Alvin, ipa-flash na sa screen. So ayan, nakikita niyo naman. Charles Dominic De Guzman and yung, eto, ayan yung IG ko. Follow niyo ako. Wala pa ako masyadong post. Okay. Focus mo lang sa pag-aaral. Ayan. So hanggang dito na lang guys. Paki-subscribe, paki-follow na lang yung kanilang mga account para mas makilala niyo pa sila. And kung nagustuhan niyo yung video namin, please like. And huwag kalimutan mag-subscribe sa akin channel. And tulungan niyo ang mga maging road to 3,000 subscribers. Yes. And sana ay kumita yung channel yung video na ito. Ayan. Like din, share niyo din na. Yes, bro. So hanggang dito na lang. Bye-bye. Bye-bye.